Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos sa pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahalay, mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Brother Ronnie, ako po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael Tarlac. Angela po ng Mabalacat. Good evening po sa inyong lahat. Muli po ang aming pagbati ng isang mabiyayang pakikinig sa inyong lahat, mga minamahalay, mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ang himpilan ng ating mahal na ina, Inang Berheng Maria. Linggo na naman po ng gabi at kayo muli na naman namin inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa aming pagtatanghal ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ito po ay isang pagbabaliktanaw sa Ebanghelyo at mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo bilang pagsalamin at pag-uugnay sa ating mga karanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Hangad po ng programa natin ito na makapaghatid sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lubha. Ngunit bago po tayo tuluyong tumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat, Sister Marjorie, sa ating pagpapanalangin. Ang mga programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagpupugay sa inyo, mga minamahalay, mga taga-subaybay, ng magandang gabi po sa inyo pong lahat dyan sa mga kayong sulok ng mundo na andong na po ng Pilipinas. Magandang gabi po ang pagbati po mula po sa inyong mga abang lingkod sa inyong papawin dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Muli po ay narito naman po ang inyong mga abang lingkod upang kayo po ay aming anyayahang makasama sa isang oras po ng ating pong pag-aaral at pagsasaliksik tungkol po sa ating buhay espiritual na atin na malaki po ang kaugnayan sa mga pahayag po ng Ebanghelyo. Kaya po ang atin pong pinakapaksa ng ating programa ay ang pagbabaliktanaw po ng mga pagpapahayag ng Ebanghelyo sa ating inang simbahan magmula po Lunes hanggang Biyernes ng atin pong pagbasa sa mga parokya po ng ating ng simbahan. At tayo po, bago dumako sa atin pong mga paksa, atin po muling bigyan ng pagpupugay ang Ebanghelyo po para po sa linggong ito. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sangayon kay San Mateo na may kabanata 22, talata 1 hanggang 14. Luwalhati po sa inyo, Panginoon.
Muling nagsalita si Jesus sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga na anya. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang hari na naghanda ng isang piging sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ipinatawag niya sa kanyang mga utusan ang mga inanyayahan sa kasalan, ngunit hindi sila dumalo. Muling nagsugo ng ibang mga utusan upang sabihin sa mga inanyayahan, nakahanda na ang piging, pinatay na ang mga baka at iba pang mga pinatabang hayop. Handa na ang lahat, halina kayo sa kasalan. Datapwat hindi nila pinansin na mga ito at nagsialis. May nagtungo sa kanyang bukid, may sa kanyang pangangalakal. Ang ginawa naman ng iba ay hinuli ang mga utusan. Pinagmalupitan sila at saka pinatay. Nang marinig ito ng hari ay lubhang nagalit at inutusan ng kanyang mga kawal upang lipulin ang mga mamamatay tao at sunugin ang kanilang lungsod. Winika niya pagkatapos sa kanyang mga utusan. Ang piging ng kasalan ay handa na, ngunit ang mga inanyayahan ay di naging marapat. Kaya't magsilabas kayo sa mga salubungan ng mga daan at lahat ng inyong makita ay anyayahan sa kasalan. Nagsilabas nga ang mga utusan sa mga daan. Tinipon ang lahat ng kanilang matagpuan, mabuti at masama, at napuno rin ng mga panauhin ang piging. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at doon ay nakakita siya ng isang taong di nakasuot ng damit na pangkasal. "Kaibigan," ang sabi sa kanya, "bakit ka pumasok ditong hindi nakadamit na pangkasal?" At di siya nakasagot. Nang magkagayon ay winika ng hari sa mga utusan, "Gapusin ninyo ang kanyang mga kamay at mga paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin sapagkat marami ang mga tinawag ngunit kakaunti ang mga hinirang." Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbibigay po kayo sa ating ebanghelyo para po sa linggong ito. At para nga po sa kapakanan po ng mga kapatid po natin na hindi po nakapagsimba ngayong araw na ito, ano po, napakalungkot man po, pero sa pamamagitan man lamang po ng ating programang Mistisismo ay naipahatid namin sa inyo ang ebanghelyo sa araw pong ito. At dito nga po sa ebanghelyong to, eh, binabanggit po yung kasalan, ano po, yung kasal. Ang pamagat ng talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi nga po doon na merong isang taong pumasok sa gitna ng kasalan na hindi nakapangdamit pang kasal at siya ay pinalayas at tinapon sa kadiliman. Baga, yung po yung ebanghelyong yun, maialin tulad po natin sa kadiliman yung tayo po ay hindi mapapabilang sa kaharian ng langit. Ano po? Sapagkat lahat po tayong binyagan ay nakatalaga po para maging isang maikasal, sabi nga po, sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At dapat kung tayo po ay hindi magiging karapat-dapat, at wala po tayong ginagawa para po sa bagay na yan, haharap po tayo sa Diyos nang hindi po nakadamit na pangkasal. Yun po ang ibig sabihin po yan. Ano po? Ano po yung damit na pangkasal na ating iaharap? Yun po yung ating mga gawa. Ano po? Yung ating busilak na pagsasagawa. Kaya po yung damit pangkasal sa atin pong inang simbahan, anong kulay ng damit ng kinakasal? Puti. Ano po? Kalinisan. Yun po yan. Yung dalisay nating pagsasagawa sa harap ng Diyos. Ayan po yung pinaka magiging damit po natin sa Kanya bago po tayo magiging karapat-dapat. At kung hindi, ay naku, maitatapon po tayo sa kadiliman, sabing ganon. Doon ang pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin, sabi nga. Ayun po yung impyerno na sinasabi, mga minamalay, mga taga-subaybay. At yan po ang binabanggit sa ating banal na kasulatan. At tayo po ay dumako na sa atin pong pagtalakay sa mga topics po natin. Unang pagbasa. Sumainyong lahat ng kapayapaan. At sumainyong rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas na may kabanata 10, talata 25 hanggang 37. Luwalhati po sa inyo, Panginoon.
Walang ano-ano'y tumindig ang isang dalubhasa sa batas at nagsalita upang subukin siya. Guro, ano ang dapat kong gawin upang tamuhin ang buhay na walang hanggan? Sinagot siya ni Jesus, ano ba ang nakasulat sa batas? Ano ang iyong nabasa? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong lakas, at ng buong mong isip, at ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Matuwid ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Datapwat sa hangaring mabigyang katwiran ng sarili, nagtanong siya kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, bumababa ang isang tao sa Jericho buhat sa Jerusalem nang salakayin siya ng mga tulisan. Ninakawan siya, pinugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang pari na pagkakita sa tao ay lumihis ng daan at nagpatuloy ng lakad. Gayon din ang isang levita. Nang madako roon at makita siya, ay lumihis ng daan at nagpatuloy naglakad. Tatapwat ang isang Samaritano na naglalakbay ang napadaan sa tabi niya at nang makita siya, ay nagdalang habag sa kanya. Lumapit sa kanya, binigkis ang kanyang mga sugat, matapos buhusan ito ng langis at alak. Isinakay sa kanyang hayop upang dalhin sa bahay, panuluyan at alagaan. Kinabukasan, dumukot ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan na ganito ang sinasabi, alagaan mo siya at ang labis na magugugol mo ay babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilala ng pagkikipagkapwa sa taong sinalakay ng mga tulisan? Sumagot ang dalubhasa sa batas. Iyong nagkawang gawa sa kanya. Ani Jesus sa kanya, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At pagbabahagi po mula kay Brother Jimmy, halos karamihan sa ating kapwa ay nagsasabi na siya ay maka-Diyos, banal at palagi ang nagsisimba at nananalangin. Ginagawa raw ang lahat para sa Diyos, subalit ang lahat naman ng ito'y taliwas sa pang-araw-araw na pamumuhay, hindi nagagampanan ang sinabi ng ating Panginoon na anuman ang gawin mo sa pinakamaliit mong kapatid ay ginagawa mo rin sa akin. Pagdating kasi sa kaparaanan ng pagtulong sa kapwa-tao ay di binibigyan pansin ng iba. Iilan lang siguro ang katulad ng Samaritano na di nagkakait ng tulong sa kapwa. Mayroon namang matulungin nga, subalit pinipili niya ang kanyang tutulungan. Yung iba naman tumutulong nga, pero alam niyang may kapalit. Ang tunay na pagtulong ay di naghahangad ng anumang kapalit. Ibigay sana natin kung ano ang kailangang tulong ng ating kapwa. Minsan kasi ang ibinibigay nating tulong, yung di na natin kailangan na halos basura na. Ang pagtulong dapat ay bukal sa kalooban, hindi pakitang tao lamang. Tandaan po sana natin na may nakakakita ng ating ginagawa. Kung tunay nga tayo na umiibig sa Diyos na di natin nakikita, dapat siguro na ibigin natin ang mga taong halos araw-araw ay kasama natin. Ayan. Thank you po, Brother Jimmy. Maraming salamat, Brad, sa inyo pong pagbabahagi. Ito nga po yung ebanghelyo, ano po, yung mabuting Samaritano. Ito po yung kwentong to, ulit na po nating nababasa po ito, mga minamahalay, mga taga-subaybay. Pero ito pong pakahulugan kasi nito, walang hanggan. Ano po, kamukha nga po ng pananalita ng ating Panginoon sa Kristo. Ang mga kaunawaan po sa mga pananalitang ito at kwentong ito ng ating Panginoon sa Kristo ay walang hanggan. Ano po, sabi nga po ito, may mga iba't ibang uri ng lasa. Ano po, kung atin pong laging pag-aaralan at atin pong pakikinggat uunawain, mga minamahalay, mga taga-subaybay. Nakamukha nga po ng kwento, sabi ng Panginoon doon, mayroong nagtanong ng dalubhasa sa batas, ano? Sinagot siya ng Panginoon nung matuwid, pero dahil nga po may palalong puso,
yung nagtanong, ano po, ayaw niya nang napapahiya siya kasi, kumbaga sa ano, yung sagot ng Panginoon, diretso eh. Cannot be denied or reason out, sabi nga nun. Sa hangaring mabigyan niya ng matwid ang kanyang sarili, huwag siya mapahiya. Tanong pa, nagtanong pa ulit sa Panginoon, sino ang tanong niya? Sino at sino ang aking kapwa? Ayun. Yeah, nagkwento na po ang ating Panginoon ng tungkol sa mabuting Samaritano. At dun po sa kwento, kung atin pong hihimayin, ano po, pag ninilayan yung kwento, ang sabi doon, merong taong bumababa papuntang Jerusalem, no? Papuntang Jerusalem, yung galing sa Jericho, no? Papuntang Jerusalem, no? At sa pagpunta niya ron, doon siya papunta eh. Opo. Ano kayang gagawin niya doon? Baka sasamba siya. Sasamba. Sasamba, ano po? Kasi meron doon, meron doon, doon sumasamba sila eh. Opo. Kung hindi ka sa Samaria, kung hindi ka sa bundok ng Garizem, sa Samaria, eh doon ka sa Jerusalem, ano po, sa templo ron. Eh yung tao papunta ron, eh natambangan siya ng mga tulisan, binugbog siya, ninakawan. No? Ninakawan. At iniwang halos patay na. Sa kanyang kalalagayang ganun, may dumating ang ano, una? Pari. Isang pari. Opo. Yung pari, tapos doon isang? Levita. Pari kasi sa Levita, isang lahi lang yan, no? Kasi ang mga lahi ng Levita, sila lang yung ginagawang pari nun, no? At yan ding Levita, yan ay lahi sa, ano ni, ano, galing sa lahi ni Levi, no? Yung isa sa mga anak ni Jacob. Ano po, sila yung mga, ilang kanilang kalahian, ang tinatalaga para maging pari ng mga panahon na yun. Kaya naman, sa pananalita ng ating Panginoong Jesucristo, sila yung tinatamaan, ano, na sila yung dapat na nagbibigay ng pansin sa mga mananampalataya doon, pero tingnan mo ang nangyari, iniwasan pa nila, ano, nangangailangan ng tulong sa kanila, pero hindi nila ginawa ng tulong. Ano, at yung tao na Samaritano, di ba, na hindi nang papunta sa Samaria yung tao, eh. Siya pa yung tumulong doon sa taong binugbog ng mga tulisan. Ano po, nagaling Jericho. Ayan. Ito namang Samaritano kasi ito, Israelita rin naman siya. No? Hindi nga lang siya napapabilang doon sa sumasamba sa Jerusalem. Ano? Siya isa sa kabundok ng Garisem siya sumasamba. Kaya ang tawag sa kanila, mga Samaritano sila. Ano po. So, yun po yung dalawang yan na eh, mayroong pagkilala pareho sa kautusan ng Panginoong Diyos. Ano po, sapagkat sila ay parehong mga Israelita, no? Pero ipinakita rin ng ating Panginoon na bagamat siya ay isang Hudyo, di po ba, itinuturo niya sa kwento niya yung ginawang kabutihan ng ibang na hindi nila kalahi, ano po, ano po, ng taga-Samaria. Yun ang minibigay niya ng punto kung ano yung, yung nagawang kabutihan nun, na bagamat hindi naman niya talaga dapat trabaho, tungkulin, ano po, ay kanyang pinagkusaan na gawin at sabi nga tulungan yung tao. Kaya diyan po lilitaw yung tinatawag nating salitang pananagutan, ano po. Bakit? Bakit siya tinulungan nung Samaritano? Dahil sa batas, ano po. Dahil yung Samaritano, nakakakilala rin ng batas ng Diyos yun eh. Diba? Sila ay nasasakop din naman ng sabi nga po ng mga kautusan ng ginawa ni Moises. Kaya, yung Samaritano, napilitan siyang gumpanan yung kanyang pananagutan. Yan. Ano ba yung pananagutan? Sinasabi nga po na ang pananagutan ay ang katungkulang hinaharap ng mga tao dahilan sa mga aksyong kanilang isinasagawa. Yan. Kaya nararapat silang ganding palaan o parusahan ayon sa kanilang mabubuti o masasamang gawain. Kaya ito po, binabanggit po nito at binibigyan din natin ang pananagutan natin sa pamamagitan ng ating mga pagtupad sa mga kautusan at batas. Kaya kamukha ng sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, dalawa lang, ano po? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas, gayon din ang iyong kapwa,
katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mm-hmm. Ano po? Kaya ito po mga minamahal ng mga tagasubaybay, magkaroon po tayo ng pananagutan sa isa't isa. Ito po ay isang paanyaya na dapat nating gawin. Kailangan po nating gawin bilang isang kumikilala at napapailalim sa mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkala ba po? Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas na may kabanata 10, talata 38 hanggang 42. Malati po sa inyo, Panginoon. Samantalang naglalakad sila, ay pumasok siya sa isang nayon at pinatuloy siya sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Martha. Ito ay may isang kapatid na babae na ang pangalan ay Maria, na nakaupo sa paanan ng Panginoon habang nakikinig sa kanyang sinasabi. Si Martha naman ay abalang-abala sa maraming gawain. Ito ay lumapit sa kanya na ang wika, "Panginoon, hindi ka ba nababahala na pabayaan ako ng aking kapatid na mag-isang maglingkod? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako." Sinagot siya ng Panginoon, "Martha, Martha, nababalisa ka at naliligalig sa maraming bagay. Isang bagay lamang ang kinakailangan. Sa katunayan, pinili ni Maria ang mainam na bahagi na hindi aalisin sa kanya." Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Ayan, sa gospel nga po natin, no, si Martha and Mary, na si Martha po ay naliligalig sa maraming bagay nang dumalaw sa kanya si Jesus, no, abala siya na ipaghanda si Jesus na kung titingnan naman po natin, hindi naman masama. Yun nga lang, yung ginagawa po niya ay hindi nakaayon sa mas dapat sanang gawin sa pagdalaw ni Jesus sa kanilang bahay. No, katulad po sa ating mga Pilipino, di po balikas po sa atin ng pagiging hospitable po natin, no, yung pagiging welcoming natin, pag meron pong mga dumadalaw sa ating tahanan, no, sa mga bisita natin. Masikaso, sabi nila, masikaso tayo. Opo, masikaso po tayo, friendly po tayo. Pero kapag si Jesus na yung dumadalaw sa atin, or rather kapag sasapit na yung Linggo, tayo ba nagagawa natin yung obligasyon natin bilang isang Kristiyano na tumungo sa simbahan upang magbigay ng oras sa Diyos, no? At sa kwento nga, ito yung mas pinili ni Martha, ni Maria, ni Mary, no, na umupo siya sa tabi sa paanan ni Jesus upang makinig sa mga katuruan ni Jesus, no? At ito sana yung bigyan natin ng pansin, no, sa ebanghelyo na magbigay din naman tayo ng panahon para po sa Diyos sa kabila ng pagiging abala po natin sa buhay, dahil nga yun nga yung pera, no, yung kabuhayan material, ganyan, isang kabuhayan na natin dito sa lupa, pero sana mas piliin pa rin natin, i-priority natin yung spiritual na nang pumumuhay po natin. Kaya itong kwentong to, medyo nakakatuwa rin po kung atin pong pakikinggan, ano po, mga minamahal, mga taga-subaybay. Ito po si Martha kasi saka si Maria, ano po, ano, mga kapatid po nito ni Lazaro. Lazaro. Eh, kaibigan po sila ng ating Panginoon at siya ay pumupunta sa kanila, ano po. At ito namang dalawa ay talagang mga taga-sunod po ng ating Panginoon to. Pero kung titignan po natin kasi sa kwento, ano po, nung dumalo ang Panginoon sa kanilang bahay, etong si Martha, abalang-abala kasi asikaso siya kung anong ano niya, anong iahanda niya sa Panginoon, paano. Siguro nahihirapan na siya. Kaya nagreklamo na siya. Wala pa siya natulong. Tapos nireklamo na niya si Maria. si Maria sa Panginoon. Ha? Tinan mo itong kapatid ko, ako kanihirap na hirap na ako rito. Ano po, mga minamahalay, mga taga-sabay-bay. Kaya din po, madalas din po nangyayari sa atin yan. Ano po? Na siko, sabi nga noon, gusto kong magbuhay spiritual. Kaya lang, paano ako makakapagbuhay spiritual? Tingnan mo naman itong mga taong to, ayaw ata talaga akong mag-spiritual. Mm-hmm. Ayaw nila akong tulungan na mag-spiritual. Yeah. Sa maraming, ano po yan, angulo po. Minsan, yung nakikita po natin, yung mga material na bagay na sabihin natin,
Kung hindi naman ako magtatrabaho, paano naman kaming kakain? Gusto ko sanang magsimba, kaya lang sayang naman yung Linggo. Mm-mm. Kung hindi ako kakayod, ano kakainin namin? Ayan po yan eh, mga ganyan po. Yung mga bagay-bagay na binibigyan po natin ng ano, ng dahilan kung minsan ano po. Mm-mm. O katulad nga po ni Martha, ano po, na ng kanyang kapatid, eh, nakikinig sa Panginoon, pero gusto rin siguro niya makinig. Eh, kaya lang, kung makikinig sila pareho, iniisip niya, eh, sinong gagalaw para mayroong mangyari doon na mapaghaharapan, o kaya mapapakain ng Panginoon, ano po. Makatwiran din po naman ang kadahilanan ni Martha, ano po. Binibigyan po natin ng, ano yan, ng katwiran, ano po. Pero ang binanggit doon ng ating Panginoon, anong sabi sa kanya, mas pinili ng yung kapatid yung sambagay na hindi aalisin sa kanya. Opo. Ano po? Yun mga minamahal ng mga taga-subaybay, ang tingnan na lang po natin, hindi naman po inaalis sa atin na pumasok mag-material tayo, mag-asikaso tayo ng mga bagay-bagay na, sabi nga po, mga lumilipas na yan, dahil kailangan din po naman natin talaga para sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Para mapaglingkuran natin ng Panginoon, kailangan naman natin talaga maghanap buhay din. Diba? Kahit si Martha po, yung paraan ng paglilingkod niya sa ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng ganun eh. Mm-mm. Di po ba? Naglilingkod siya noon, yung mga oras na yon. Anong gusto niya mangyari noon? Maghanda niya ng tubig na mayroon ng Panginoon, makakain, di po ba? Isang paglilingkod yung pinakita niya sa Panginoon. Pero ang binibigyan po ng higit na pangunawa ng ating Ebanghelyo na sa sinabi ng ating Panginoon na mas pinili niya yung bagay na hindi aalisin sa kanya. Ay, yan na nga po yung espiritualidad ng buhay natin. Ano po. Gano'n mo po kagipit ang ating panahon, mga minamahalan namin mga taga-subaybay, gano'n mo po kakulang ang panahon natin para tayo po ay makapag-spiritual. Ano po? Pagsikapan po natin. Ano po? Hindi po naman natin masasabing kasi ganito. Ganda na lang po ba tayo? Papayag na lang po ba tayo na ang isang bagay na dapat sa atin na hindi na dapat hindi mawala sa atin eh mawawala sa atin. Hindi po ba? Ipaglaban po natin 'yan, yung bahaging 'yan ng ating pong espiritualidad. Kamukha po ni Maria, ano po, sa kanya talagang yung focus niya sa pakikinig sa ating Panginoon sa Kristo na andon eh. Kaya naman ang kanyang kapatid ay medyo nahirapan ano po sa pag-iintindi sa ating Panginoon sa Kristo. Pero sa ating buhay sa kasalukuyan, i-balance lang po natin ano po. Hindi naman tayo sinasabing dapat spiritual, puro spiritual na po tayo tapos pababayaan natin ang material life natin. Tayo po ay nabubuhay na mayroong katawan at kaluluwa. Hindi po ba? Hindi naman tatakbo yung kaluluwa kung wala pong katawan. Tama po. Kaya sa ating paglilingkod, kailangan natin yung katawan. Kaya meron po tayong material at spiritual. Pero kailangan po, timbang lamang po ito. Ano po? Hindi dapat na nagiging mabigat yung ating material life. Tapos yung spiritual life natin, eh, magaan-magaan lang. Dapat ito po ay pantay nating tataglayin sa ating pagkatao. Kaya pagsikapan natin ang spiritual na buhay, eh atin pong maasikaso rin po yan. Bigyan natin ng pansin. Ang pagsisimba po, isa po yan sa napakalaking bagay na magagawa po sa atin para itimbang natin sa ating isang linggong pagbababad sa material life. Ano po ba? Di po ba, Sister Marjorie? Opo. Tayo, nagtatrabaho tayo buong linggo. O, itatapat lang po natin yan para ang timbangan po natin sa harap ng Diyos, hindi naman tayo tagilid. Mm. Eh, isang araw lang po at isang oras. Ano po? Opo. Makanya po yan, isang oras lang yon na ipangtatapat natin yun para maging pantay ang timbangan natin sa harap ng Panginoon natin. O, yun lang po ang hinihingi halos sa atin. Pero kung atin pong, sabi nga po, madadagdagan pa, o atin pong mapapalawak pa, eh, nasa sa atin na pong, ano yun, atikain sa buhay, dakilang hangarin sa buhay. Yan po yung mensahe ng ating Ebanghelyo para kay Martha at kay Maria. Material at spiritual, pantay lang po nating tataglayin sa harap ng Diyos. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo
ayon kay San Lucas na may kabanata 11, talata 1-4. Salamat po sa inyo, Panginoon. Siya ay nananalangin sa isang pook at nang matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad niya, Panginoon, turuan mo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Winika niya sa kanila, Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang tanang nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming pabayaang mahulog sa tukso. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo. Magpapatuloy po tayo, bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Sa mga listeners at friends ng Radyo Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radyo Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radyo Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radyo Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radyo Maria Philippines. Welcome to the Radyo Maria family! Si Father Danny Presto ng Subdiocese of Iba, Zambales, kasalukuyang naka-assign bilang parish priest ng Holy Infant Parish, San Antonio, Zambales. Sinanyan ko kayo na makinig sa mga programa ng Radyo Maria Philippines at dito ay marami tayong matututunan hinggil sa salita ng Diyos na nakakatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Isama din natin ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak sa programang ito at sama-sama makinig sa mga programa ng Radyo Maria Philippines. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating Malena, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. At dito nga po humihingi ng turo ang mga alagad po sa ating Panginoong Jesus kasi nga noon po laging mag-isang pupunta po sa mga bundok ng ating Panginoon upang manalangin. At sa pagbibigay naman ng kasagutan ng ating Panginoon, binigay niya doon yung, hindi lang yung literal na panalangin, no, na ipinagkaloob sa atin na maging anak tayo kasi binigyan tayo ng pagkakataon na tawagin yung Ama lang niya, Amang Panginoong nating Diyos na sa langit, na tayo rin, no, binigyan tayong pagkakataon na tumawag sa kanyang Ama at maging anak niya. At yung karapatan ngang yun, no, nakikita natin yung pagiging generous ng ating Panginoong Hesukristo na ibinibigay din niya, gusto niyang ibigay sa atin yung kung anong binigay po sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Na yun nga sabi niya, I and the Father are one. So kung ano po yung hingin natin sa ating Panginoong Hesukristo, yun, mahihingi din natin sa ating Amang makapangyarihan. And yun nga yung panalangin na Our Father po, no, lagi po nating dinadalangin yan. Ito po yung fundamental, naging fundamental prayer na po ng mga Christian. Nagiging Christian po siya kasi, nagiging Christian yung isang prayer kasi tayo po binibigyan ng karapatan nga na maging anak po ng ating Panginoon. Nasa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Yeah, kaya nga po ito pong tinurong to na panalangin po ng ating Panginoong Kristo, ito po yung pinakamakapangyariang panalangin sapagkat ito po yung mismo yung ang ating Panginoong Hesukristo Christ po mismo ang nagturo nito sa atin. Yeah, ito po yung itong dasal na to, kung atin pong dadasalin, mga ilang minuto kaya? Wala po siguro sa minuto. Wala pa man, bro. 30 seconds. Oh, pero kung unti-unti po abot siya ng isang minuto. Oh. Napaka ikli lang naman ng oras sa pamamagitan po kasi ng panalangin. Sabing ganun, ito ang tanging tanika lang nag-uugnay sa atin pa sa Diyos, ano po, para tayo makipag-ugnay sa isang tulay, di ba? Para tayo makakonekta sa Diyos. Isip-isipin nyo po,
sa panalangin ng ating na itinuro sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, wala pang isang minuto, ano? Siguro mga 20 seconds, tapos na yun, ano? Sa kung ating dadasalin, ano? O parang, parang kasing bilis lang ng text, no? Opo. kahit siguro, bro, mga 10 seconds kung mabilis na mabilis ka magdasal. Yun po yung ano, ito po yung panalangin ng ating Panginoon sa Kristo na sa maikling sandali po, maaari po natin makausap ang Ama po na, sa pamamagitan po ng panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Na, andun po, nakapaloob po yung pagpupuri. Kompleto na po, ano? Pagpupuri, paghingi ng kapatawaran, ano po? At pagsamo ng pamamatnubay, ano po, ng patnubay na tayo po ay pag-adya sa lahat ng masama, ilayo sa tukso, ano po. Yan po yung panalangin. Kaya, minsan po, sa ating pang-araw-araw na buhay, nakakalimutan po natin itong panalangin na ito na inuusal eh. Para pong baliwala lang, ganun. Parang baliwala na lang po siya. Na atin pong napapakinggan. Iba nga po, hindi yata memoryado eh. Sa panahon po natin ngayon. Atin po pagkakatandaan at ituro po natin sa ating mga anak, mga minamahalay, mga magulang, ano po. Kung ano po itong panalangin to? Kasi yung mga bata, akala nila basta lang itinuro sa simbahan yan eh. Dinadasal sa simbahan, ano po. Pero kung ano po natin talagang istorya ng dasal na to, paano pong kung saan galing to at malaman po at maitanim talaga sa isipan, sa isip, puso at kalooban ng ating mga kabataan na itong dasal na to, itong Ama namin na dasal na to, ang ating Panginoon sa Kristo mismo ang nagturo, siguro merong kurot o aanting sa kanilang mga damdamin, ano po, na talaga, ang ating Panginoon sa Kristo talaga nagturo niyan. O di po ba? Napakalakas na impact po yan sa loobin ng isang bata, ng isang baguhang mananampalataya na malaman na ang kanya palang dinadasal na Ama namin, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagturo. At kung hindi kung sino-sino na naglilingkod lang sa simbahan, ano po. Napakarami po kasing panalangin na ating ginagamit, ano po. Andiyan pong Santo Rosario na binuopo ng ating mga ama sa pananampalataya, mga matatandang nagtatag ng ating inang simbahan, ano po, bumuo. Pero ito pong Ama namin, ito po isang patutuo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo ng panalangin at ito ang pinakamabisang dasal. Kaya inaanyayahan po natin yung mga kabataan, hindi lang po mga kabataan, pati mga magulang, ano po, na kahit po ilang beses sa maghapon, usalin naman natin yung panalangin na ito bilang pagbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, ano po, sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil hindi naman po napakahabang dasal. Wala pa nga pong isang minuto, tapos na yan po. 20 seconds siguro. O, kalahin niyo po sa maikling sandali, nakakadaupang palad natin ng ating Amang nasa langit. Yan, sapagkat yun ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ganito kayo manalangin. At tuloy po natin sa pang-apat. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas na may kabanata 11, talata 5 hanggang 13. Nawalhati po sa inyo, Panginoon. Sinabi rin niya sa kanila, ipagpalagay natin na ang isa sa inyo ay may isang kaibigan na nagsadya sa kanya sa hating gabi at sinabi sa kanya, aking kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay, sapagkat kararating lamang ng aking kaibigan galing sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At sasagutin siya ng nasa loob, huwag mo akong gambalain, nakapinid na ang pintuan, nakahiga na kami ng aking mga anak, hindi ako makakabangon upang bigyan ka. Sinasabi ko sa inyo na babangon siya upang ibigay ang lahat ng kinakailangan, hindi dahil sa pagiging
magkaibigan nila kundi dahil sa pamimilit ng isa. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at makatatagpo kayo. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang sino mang humingi ay tatanggap. Ang sino mang humanap ay makatatagpo. Ang sino mang kumatok ay bubuksan. Sinong ama sa inyo ang magbibigay ng bato sa kanyang anak kung humingi ito ng tinapay? O kung humingi ng isda ay bibigyan kaya ng ahas? O kung humingi ng itlog ay bibigyan kaya ng alakdan? Kung kayo, kahit na masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At kaya ito naman po, ano, itong ebanghelyong to, talagang mapapawaw ka, di ba? Sapagkat yung pinapakilala dito ng ating Panginoong Hesukristo, yun nga yung mahabaging Ama. Diyos na mawain. Yung po, yung pinakikilala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya doon, kung kayong mga ama, sa kabila ng inyong kasamaan, eh, hindi nyo matiis yung mga anak nyo. Sabi nyo doon. Kano pa kaya yung inyong amang nasa langit na hindi magbibigay sa inyo kung kayo humihingi? Hindi po ba? Oo nga naman. Sabi nga po, yung sa nakaraan nating mga ano noon, retreat natin noon, ano, nababanggit nga yung mga taong nakapagnanakaw, di po ba? Opo. O yan, dahil sa pagmamahal nila sa mga anak nila, walang makain, wala namang ibang paraan, magnanakaw na lang. Ayan. Kaya sabi, tama ang sinasabi natin Panginoong Hesukristo, ano po? Mm-mm. Kung kayo nga sa kabila ng inyong kasamaan, eh, di nyo matiis yung mga anak nyo, di nyo hahayaang ganun lang siya. Lalo pa yung aman ninyong nasa langit. Ayan. At tunay po naman, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, di po ba? Na sa ating pong buhay, kasi sinasabi po natin, yung panalangin ng ating, na tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, hindi naman po masama kung ulit-ulitin natin yan, na katulad ng sinasabi ng ibang mga hindi natin, hindi kabilang sa ating pananampalataya, na sinasabing tayo, eh, paulit-ulit kong manalangin, ano po. Diwaling paulit-ulit, eh, meron naman pong kahulugan, ano po. May laman naman po. Hindi naman po hungkag ng panalangin to. Ano po? Kapagkat ang panalangin ating inuusal naman ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa talinhaga niya kanina, nung sabi niya, merong isang taong kanyang kaibigan nasa malayos, galing sa malayong lupain, nagutom, ano? At kumakatok sa kanya. Anong sabi niya? Pairin mo ako ng ano? Tatlong tinapay. O, kaya lang sabi niya, hindi, sarado na. Gabi na. Ha? Balik ko na lang bukas. Hindi daw siya makakabangon. Oh, hindi ako makakabangon. Eh, mga anak ko, ngayon, tulog na rin. Kaya na, sa paulit-ulit, yung pagkatok, no, eh, nakulitan na yung, ano, yung tao sa loob, eh, binigay na rin yung kailangan niya. Kaya siya sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, hindi dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, ano, kaya siya binigyan, kundi dahil sa kanyang pamimilit. So, itong panalangin natin na tayo, paulit-ulit na nananalangin, ito ay isang dapat natin gawin. Ano po? Hindi yung sinasabi na tayo eh nawawala na sa tamang pagsamba sa Diyos. Hindi po. Kaya binigay nga po ng ating Panginoon sa Kristo para panalangin itinuro niya, ulit-ulitin po natin sapagkat anong sabi? Kung sino yung kumakatok ay bubuksan. Yan po. Humingi kayo, sino humihingi, bibigyan. Kaya kung tayo po, eh, nagkukulangan sa paghingi, siguro, kaya naman, merong mga pangyayari na pagminsan. Ba't kaya, ang dami ko nang hilihiling, eh. Hindi pa, wala naman dumarating, eh. Siguro, nakukulangan po tayo sa paghingi. Ano po? Kaya, magdasal po tayo ng magdasal. Manalangin po tayo ng manalangin. Lalo't higit po yung panalangin tinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung tayo nagugutom ngayon, eh, siguro, hindi po tayo marunong magdasal. Ano po? Kasi nang sabi ng ating Panginoong Hesukristo eh, na humingi ka at ikaw ay bibigyan. Eh, kung tayo po hindi nabibigyan ng ganting ng ano, ng grasya, pangkatawan, pangkaluluwa, eh siguro hindi tayo humihingi. Ano po? Iba siguro hinihingi natin.
Baka hinihingi po natin, yumaman tayo, kayamanan, mapapariwara po tayo doon. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hinihingi po tayo ng pagkain araw-araw. Kaya kung nagugutom po tayo, nawawalan po tayo ng pagkain, siguro hindi po, wala na po yata sa Diyos ang problema nun. Baka nasa atin na po. Kasi hindi naman po pwede mag-isinungaling ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga turo at aral. Kaya tinuturo pa nga po niya, maging ulit-ulitin po natin ang ating pagtawag sa ating Ama. Yan. O sa kanya. Katulad po ng binabanggit doon sa talinhaga ng mapagpumilit na kaibigan na kanyang, kanyang itinuro sa Ebanghelyong to. Kapanlima na ba? Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas na may kabanata 11, talata 15 hanggang 26. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ngunit winika ng ilan sa kanila. Nagpapalayas siya sa pamamagitan ni Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. Ang iba naman, upang subukin siya ay humingi ng tanda na galing sa langit. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya, ang bawat kahariang nagkakahati-hati ay babagsak. Ang bahay na hinahati ng awayan ay mawawasak. Kung si Satanas nga ay nahati laban sa kanya ring sarili, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyong ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, paano naman nagpapalayas ang inyong mga alagad? Kung kaya sila na rin ang huhukom sa inyo. Datapwat kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, ito'y nangangahulugan na sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung ang isang malakas na taong sandataan ay nagbabantay sa kanyang palasyo, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Subalit kung salakayin siya ng isang lalong malakas at talunin, ang lahat ng sandata na kanyang inaasahan ay aagawin at ipamamahagi ang kanyang ari-arian. Ang hindi suma sa akin ay kalaban ko, at ang hindi natitipon na kasama ko ay kumakalat. Kapag lumabas sa isang tao ang isang karumaldungal na espiritu, gumagala ito sa mga tigang na puok na naghahanap ng mapagpapahingaahan. Kung walang matagpuan ay nagsasabi, babalik ako sa aking iniwang bahay. Pagdating sa bahay ay makikita itong malinis na at maayos. Kaya siya'y yayaon, magsasama ng pitong espiritong masasama pa kaysa kanya at titira roon. Dahil dito, ang kalagayan ng tao ay masahol pa kaysa dati. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po kayo, O Kristo. Bago po tayo magpatuloy, maganda po muna natin ang paaralan ng ating himpilan. Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ito po si Bishop Antonio Tobias. Ugaliin po sana nating makinig sa Radyo Maria Philippines upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at Kristiyanong paghubog, tayo ay mas tumibay sa pananampalataya. Sa ating pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa ang misyong ito ng Mahal na Ina sa pamamagitan ng Mahal na Inang Birhen. Palain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Word of the Day. Dear friends, just like knowledge, understanding our life of faith
also begins with knowing the words. Every day, Radyo Maria gives you the meaning of a word that will help you appreciate our Catholic faith. And our word of the day is Canon of the Mass. This refers to the central part of the Mass, also known as the Eucharistic prayer or anaphora, which contains the prayer of thanksgiving and consecration. The word of the day is brought to you by Radyo Maria, bringing Christ into your home. Stay tuned for the next word of the day. Good day and God bless. Babalik po ang tunay na buhay mga ka-Diyos at kayo patuloy pa rin sinusubaybay sa himpila ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bring Christ into your home. At dito po sa ating ebanghelyo nga, yung napagnilayan ko dito is yung freedom na ibinigay sa ating mga tao, no, na upang piliin natin ayon sa kalooban natin kung sino ba yung susundin natin, kung si Jesus ba o yung demonyo na si Beelzebul nga. At dito nga sa ebanghelyo, no, sinasabi, ang hindi suma sa akin ay kalaban ko at ang hindi natitipon na kasama ko ay kumakalat. So, yun nga po ang ating Panginoon Hesus Kristo ay yung cornerstone po, no, isang panulukang bato po na kung tayo po ay hindi aanib sa Kanya, no, mapapariwara po yung buhay natin. At kung yun nga, pinili natin na maging malinis, no, at tinanggal na natin ang kung ano mang bahid ng kasalanan sa sarili natin, dapat wag na po nating naising lumagay pa sa masama. Yun nga yung sinasabi dito na umalis yung demonyo at gumagalaw pang humanap ng pagpahingahan. At pagbalik niya sa isang bahay po, no, malinis na. So pwede pong tayo yun na malinis na yung iniwan na ng demonyo. Tapos kapag winelcome natin yung masama ulit, no, sa kalinisan na ng ating sarili, no, mas dadami pa yung dadating na masamang espiritu sa atin. So yun yung freedom na kung saan natin gustong lumagay, kung kay Jesus ba upang sumakanya tayo, yung kalooban natin, o sa demonyo po. At kaya po, isa din sa mga mensahe rito, yung pong sinasabing kay Jesus, yung pagkakaisa, ano po? Opo. At yung kay Beelzebul, yung pagkakahati-hati. Kaya iwasan po natin yung tayo po, yung magkahati-hati dyan, ano po, mga minamahal na yung mga tikasubayba, yung kayto kampi kasi kampi ko si ganito, kampa si ganyan. Kampi-kampihan po, ano, pagkakahati-hati, yan po ay hindi gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kayo sa ating Panginoong Jesucristo yung mga ganyang bagay, ano po. Kaya iwasan po natin ang pagkakahati-hati. Lahat po tayo dapat maging iisa, pagkakaisa. Kung ano man po nagiging problema, eh, pwede po namang pag-usapan yan basta't meron pong mga namamagitan, ano po. Huwag po nating hayaan na tayo po ipagharian, ano po, ng prinsipe ng kadiliman, kaaway ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po yung paalala po sa atin, ano po. Kumapit po tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng mga sakramento. At iwasan po natin yung tayo po ay nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Magmahalan po tayo. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Isang bagong utos ang aking ibinibigay sa inyo, sabi niya sa isang ebanghelyo, no? Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yan po yan. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Pag-search lamang po Mysticismo at pag-like ito at makikita nyo na po ang aming mga paksa. Gayun din po sa youtube.com, pag-search lamang po Baliktanaw upang aming title po, at gayun din ang account na MD Dismaya at makikita nyo na po ang aming mga paksa. Sa mga gusto pong mag-share ng kanilang mga sharings, mag-text naman po sa 0910-8191-692. At sa pagtutupos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay sa programa ng Radyo Maria. Dito pa rin po sa himpila ng mahal na ina, ang Radyo Maria. At isa pong pabaon mula sa programang Mysticismo, Mysticism is the most concrete form of reality. Marami pong salamat. At muli po sa kabuuan po ng programang Mysticismo, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at muli po nagpapasalamat sa inyong pagkinig. Ito po sa programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Ito po sa himpila ng ating manina, ang Radyo Maria, bring Christ into your home. Sumayin po lahat ang kapayapaan. At sumayin rin.
Come.